Dream on now, deep up my feelings. I'm Nina, and for today's video is mag-bleach tayo ng hair sa bahay. So, makakatipid tayo ng malaki. And if you're new to this channel, please click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. So, gagamit tayo ng Hortaleza product. Ito ang oxidizing solution and ang bleaching powder. So, ayan. Ipimix lang natin to and i-apply na natin siya sa hair natin na parang color, parang kagaya lang ng kulay. Actually, ginawa ko na to na mga ilang years na din. 2015 pa ako nag-start mag-bleach ng hair ko. So, maganda naman kasi yung ano yung product ng Hortaleza kasi di naman basta-basta agad masusunog yung hair mo. And kung gusto mong ma-sure na hindi talaga masusunog yung hair mo, is itry mo muna siya sa ilang strands. Tapos, lagyan mo muna siya ng bleach. Kapag hindi siya nasunog or naputol, it means kaya ng buhok mo ng bleach. Kasi may ibang hair talaga na hindi kaya ng coloring treatments and other chemical products na sa hair. So, i-try nyo muna ng ilang strands. And if okay naman, ituloy nyo na lang sa buong hair nyo. So, ang plan ko kasi is mag-ombre tayo ngayon. Ombre na bleach. Baliblan lang yung baba and itim yun dito. So, hindi ko kasi, bali, ayoko na kasi maglagay sa... And bago tayo mag-start mag-bleach ng buhok, so yung mga kailangan natin is damit na hindi na natin masyado ginagamit or okay lang na manchahan ng bleach. And syempre yung oxidizing solution, bleach powder, at saka lalagyan ng paghahaluan natin ng bleach powder, bleaching solution. And also syempre ito, yung brush. Yung brush na gagamitin natin pang-apply sa hair natin. So ito, nabili ko rin to sa Hortaleza. 25 pesos yung bili ko dito. Ewan ko lang ngayon kung magkano na kasi sobrang tagal na ito sa akin. And panghalo. Panghalo dun sa solution. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-mix ng solution ng bleach. And just watch the next video. So, mag-start na tayo mag-bleach, pero susuklay ko muna yung buhok ko para straight yung pagkakalagay ko. Napansin ko lang kasi na pag naglalagay ka ng bleach, kunyari, yung buhok mo, mag-bleach ka na sabog-sabog or magulo. Yung magiging ano, no, result nun is yung buhok mo magiging gano'n na forever, magiging magulo. So, kapag bagsak yung buhok mo na nagpa-bleach ka, maganda rin yung result, bagsak din yung hair mo. So, mas maganda rin talaga na ayusin natin yung hair natin bago tayo mag-start. Kasi nga, yung bleach, yung effect niya is papatay niya yung hair mo. Literal. Pero, syempre, tiis ganda tayo, mag-bleach pa rin tayo. Kasi mas madali siya kaysa dun sa, ano, gagamit ka ng marami pang kulay na blood. Matagal siyang kumapit yung kulay kesa bleach. Pag naka-bleach kasi yung hair mo, mabilis kumapit yung hair colors. So, may kailangan kasi akong achieve na color. Kaya, mag-bleach ako ulit. Kailangan na lang natin itong brush and yung mixture. Kailangan din, mas ako, gagawa ko, basa yung buhok ko kasi para mas mabilis kong mahalo yung bleach na buhok ko.
ay, kailangan ko pala ng, isa pa pala, kailangan natin ng plastic para hindi masakit kasi sa kamay, medyo makati siya. So, kukuha lang ako ng plastic. So, ito na yung plastic, and kailangan natin siyang ilagay lang sa kanila. So, plastic lang. And, apply na tayo ng bleach. Balik na data. Dapat sa kabila. Epic pay. And, apply lang. Para mas precise, tali na lang natin. Ayan. Iyakot lang natin. So, ganun lang siya. Kailangan mo lang. Ako, unahin lang natin yung mga yung may dark na. Kasi yan yung mga buhok na humaban na, na itim na siya. So, lagyan lang natin. And, you will see the effect mamaya. Kailangan kasi yung brush mo ganito. Kasi kapag yung brush mo is yung para mga magagaspang gaya ng toothbrush, pwede kasi may tendency mangarag yung buhok mo. Kasi nga, yung bleach matapang talaga siya sa buhok. So, kailangan talaga, ang gagamitin mo na brush is yung malambot lang. Para hindi ganun kangarag sa buhok. Mas madali kasi yung ombre kasi hindi mo na kailangan lagyan pati anit mo. Eh, ayoko na kasi maglagay sa anit kasi nga, baka lalong madamage yung naman siya. Pero, siyempre, face time ulit tayo. Para ginagawa itong tuli ng buhok ko. Inspired kasi ako kay Hailey Williams. Maraming kulay yung buhok. Paiba-ibang kulay. And, ganyan lang siya. Tapos, gagantuhin mo lang siya. Yung iba, naglalagay ng foil para mabilis maluto yung buhok or kumapit yung gamot. Pero ako, ayaw ko kasi, natatakot ako baka masunog lang. Kasi hindi ko naman tansyado yung pag naglalagay ng foil. Pinawin na natin yung plastic sa yung bleaching powder, dati color, ano lang yun? Color blue, ngayon white na siya. Ewan ko kung para sila ng talab sa buhok. So, make sure mo lang na nalaglagyan lahat. Alin ba? Saan? Dito? Ikaw na lang mamaya. Ganun ko lang yan eh. Dapat lang. Gaganin ko lang mamaya. Ikaw. Magdudungo mo ako. Meron talaga. Yan ang mamaya. Hindi siya sumama sa tali ko. Iwan ka pa ito muna yan, di ba? Oo, 30 minutes. Ay, 30 minutes.
Ano na sa ba? Ano? Sige. Ganun kaya dito? Kahit mauna na kaya konti. Yeah, mag-apply mo lang yan. Para sa kaluan lang, sakto lang yung pagkakas mo magkain. Pamayaman mo na yan. Oh, one hour ko itong bababatan. Mamaya. Ang gagawa mo na. So, itipis mo lang. Para makita mo lahat. May black. So, ibabad muna natin ito ng 30 minutes to 1 hour para yung gamot is tumalab talaga sa hair mo. And, mapapansin natin ito mamaya kung magbablan na rin itong part na ito or magbabrown. So, ibabad lang natin siya ng 1 hour. Evening, 1 hour later. Hi guys! So, ito na yung result ng bleach kanina. Bali, dalawang application to na lighter na yung blonde na pang-ombre. Kailangan mo lang siya laging gamitan ng treatments and para ano, hindi siya ganun ka-bright. Lagi ka lang magko-condition, tas ang advice lang is mga thrice a week ka lang mag-shampoo, tas full conditioner. Yung ginagamit ko rin kasi yung ano, Brazilian keratin treatment. So, mas maganda rin siya sa buhok na pang-treatment para sa mga dry na kagaya nito. Bali, Brazilian keratin yung tawag dito. So, ayun. Thank you for watching.